Nagsimulang magsalita si Jesus sa talinhaga. May nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito. Humukay para sa pisaan ng ubas. At nag... At naglakbay sa malayo. Nang panahon na ng anihan, pinapunta niya ang isang katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang bahagi niya sa ani. Ngunit sinunggo ba nila ito at pinaalis na walang dala? Nagpadala uli sa kanila ang may-ari ng isa pang katulong, pero hinampas ito sa ulo at hinamak. Nagpadala rin siya ng iba, ngunit pinatay naman ito. At marami pa rin siyang ipinadala. Hinampas ang ilan sa kanila at pinatay ang iba. Mayroon pa siyang isa, ang minamahal na anak. At ipinadala niya siyang pinakahuli sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita siya ng mga magsasaka, inisip nila, "Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang mana." Kaya hinulin niya siya at pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at lilipulin ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang kasulatang ito? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Huhulihin na sana nila siya pero natakot sila sa mga tao. Naunawaan nga nila na sila mismo ang tinutukoy niya sa talinghaga ito. Iniwan nila siya at lumayo.